therefore will be a friend of the world instead of enemy. May sabay tayo dalawang verse. Do ye think that the scriptures say it in vain? The spirit that dwelleth in us lusteth to envy, but he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Let's pray, Lord, na salamat po sa inyong mga salita again. Sa aming series about pride and humility, I pray na kayo pong pala at yung mga kailangan po ng gamot, sabihin natin ganun na kailangan yung pride minsan namin, even mga bata pa nga, even kami mga adults, kailangan namin maging humble, sa, especially sa harapan niyo, Panginoon, sa mga tao. I pray matutunan namin, Panginoon, na ito yung dapat at makikita namin yung umaga kung paano pinapaboran niyo, Panginoon, especially yung talagang naniniklod sa inyo, Panginoon, in humility, realize namin kami walang magagawa, hindi lang sa kaligtasan, but napakaraming bagay sa aming buhay. So I pray na ito pinatularan, Panginoon, at naita namin ang inyong favor, Panginoon. Kailangan po kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakaw po na po lahat. Good morning po sa lahat. Good morning po. Title lang po nito is Favor to the Humble. Yeah, but especially ito po yung, kasi may example lang po tayo. Again, ito po yung ating part 4 na sa ating series ng Pride and Humility. Sa ating series na dalawa, no? Bali, tatlo. Kasi yung mga sinisiris natin, yung mga virtues to have, and then sins to avoid, and then basics and fundamentals. Ang dami yan eh. So, kinocover natin halos lahat sana, pero may iba sana akong ano ngayon, kasi hindi ko natapos about the church. So, anyway, salamat dito si lahat kayo, basically. Ano, okay na ba yung seating arrangement? Yan. Nasi Peter. Aiden. Yung mga exemption ah. Untog ko kaya. Walang exempted dito ah. Amen? Kayo hindi matututo eh. So last time, ano yung mga nadaanan natin? May examples na po tayo last time ng mga humble. Of course, ito yung pinapabura ng Panginoon. Example ng mga humble at yung mga nagpapataas. Mayroong mga pangako sa mga humble. Hindi lang po even mga again, mga unbeliever nga alam to. Ayaw natin ng mayabang, kahit yung mayabang nga, ayaw sa mayabang eh. So lalo pa tayo dapat, huwag tayong maging mayabang kahit anong edad mo. Naka-honor ka lang dyan, first honor, second honor, sa ibang ano, iba naka-level 50 sa anong games. Mayabang na, iba naman. Ano nga pinagyayabang natin? Even nga, sabi, nakabasa ko na yung Bible. Eh. Pasalamat sa Panginoon. Amen? Ulitin mo ulit. Alamin mo naman ngayon. Nag-upgrade ka. Ano yung sabihin yan? Tuloy lang. Kasi ang talagang kayabangan, yan ang nagbagsak kay Satanas, walang exempted dyan. Lahat tayo pwedeng bagsak ngayon. Kaya nakita natin yung last time, mga promises sa mga humble. Of course, ano, yung mga ano, spoil, ibig sabihin, kayamanan, pwedeng ganun, blessings. And then, tinataas sila ng Diyos. Ano pa? Of course, nabanggit natin lagi yung kaligtasan, di ba? Ang ganda yung ano ni Bad sa laptop mo eh. Anong version? Totoo yun eh. Pag hindi ka humble, tawag dito, mayabang ka. Hindi ka maliligtas eh. Very basic. So, ganun din. After mo nang maligtas, paano ka matuto, gagamitin ng Diyos. Baka banal ka, baka humble ka. And then, ano may nakita natin last time, may mga kinumandaman ng Diyos na ikaw ay maging humble. So, cover natin lahat yun. Sabi, maging humble ka, samay ka. And then, huwag kang mag, kahit yung upuan natin. Ano may pinaka-pumanenteng upuan dito? Hindi naman eh. Wala naman. Pero minsan madalas yung likod eh. Diba? Ganun ba yan? So, huwag kang maging mayabang sa iyong pakikitungo sa tao. At nakita natin minsan kahit yung mga young, sila yung pinapaboran. Kasi nga, nagpaka-humble sila yung mga mayabang. Bandang huli, kagagalitan. Hindi natin gusto mag-ganon. And then, may mga example tayo si King Saul. Nung una, humble yan. Later, nagyabang. Si King David, hari ka ng malaking
nasasakupan, yayabang ka eh. So, yumabang din si David noon, pero nagpaka-humble din siya. So, ibig sabihin, ganyan tayo eh, humble. Pag napalo, parang mga bata, pag napalo yan, biglang mabait na naman, di ba? Pag nasabihan, mabait na naman. Pag hindi na lang pinapansin, ala, okay na naman. Bibira na naman. So, si John the Baptist, maganda kay John the Baptist, nagpaka-humble din siya. Nung una, siya yung sikat, pero nung dumating si Jesus, alam niya na kailangan na maitaas si Jesus. So, ganun din tayo. Alamin niyo yung ating place sa mundo, sa ating nasakupan. And then, yung centurion, alala natin yon. Leader siya, pero nagpaka-humble siya kay Jesus kasi alam niya wala siyang magagawa, even sa sakit ng kanyang servant, si Paul, yung marami po ito. Ito na isa-isayin. Then last week, ito naman si Jesus mismo. So, yung maganda. So, si Jesus nga mismo, nagpakababa tayo pa. So, binabalikan ko lang ng mabilis. So, alam niyo naman ginawa ng Panginoon. Siya ay Diyos, nagkatawang tao, nagutom, nahirapan, nilait. Inano niya yun, sinalo niya yun. Kaya dapat tayo, hindi tayo makita ng ganyan. Medyo maganda lang hair mo ngayon, mayabang ka na, ganyan. Naka-chamba ka lang sa exam, mga ganyan. Kahit pa magaling ka talaga, yayabang mo ba yun? Okay, very basic, no? And then, ang ginawa pa ng Panginoon, so, pati sa itsura, hindi siya nagyabang. Okay, kaya huwag tayo mapolma. Worldly success, reputation, hindi siya nagmagaling. Hindi niya ginamit yung kanyang katayuan dati at even ng panahon na yon, naglingkod lang siya ng naglingkod sa Diyos. Ganun yung pattern natin sa Panginoon. Okay? And then, nakita din natin last time, hindi natin ano to, pero bilisan ko na lang sa mga events, sa mga masamang patotoo nung ito naman yung nagbalik loob. Sige, isa-isa din natin to. So, kilala po si Ahab. Kilala niyo ba si King Ahab? Kung di pa, lagi nabanggit yan. Talagang inano yan eh. Negative, very negative po yan si Ahab. Loko-loko. Siya rin yung pumatay kay. Yung wala man lang ginagawa sa kanya na konsolidahan niya lang yung ano, lupa. Yung vineyard ni Nadab. Ande. Sino nga ba yun? Si hindi Naaman, si Nabot, yan. Puro Nay kasi. So, pinatay niya yun, no? Pero ang ano si Jezebel kasi na ganun. Pero lukulukong hari ito, hari ka na, mayabang ka pa. Ang laki ng lupain mo, inusunodahan mo yung maliit. So, pinatay din to, matindi to. Pero alam niyo ba si Ahab nagpaka-humble yan? Diba? So, anong ano darin dito? And then, isa-isa ko lang, si Rehoboam. Anong nangyari dyan? Loko-loko dito nung una, di ba? Kaya nga nahati yung Israel. Pero siya ay nagpaka-humble din. Si Manasseh, lagi yan, paulit-ulit binabanggit yung pangalan niya. Kasi loko-loko din. Ang daming ginawa niya na alas di mo masabi. Pinatay niya anak niya. Mga ganyan ba? Nagsakripisyo sa... Maluloko ka dito eh. Pero bandang huli kasi ng kwento, nagpaka-humble siya. At nagsisi rin siya. Medyo nasagip siya sa ibang... problema niya. Then, prodigal son, very famous. Anong nangyari sa prodigal son? Loko-loko din. Siya ay minaliwala niya yung pag-aaruga ng kanyang magulang. Nagmadali kasi binubla siya yung pera. Binigay naman. Nilustay. E, badang uli, nakaisip-isip siya, mali pala ako. So, bumalik siya. Maganda sa kanya. Hindi niya na inano yung kanyang status bilang anak. Sabi niya, tagapaglingkod na lang ako. Pero binalik yung kanya status in a way. Okay? Pero yung mana niya, siyempre, wala na yun. So, at least, nagbalik loob. Yung publican, ilala niya sa Luke 18:13. Ito yung famous din. Very famous. Yung kinumpara kasi siya sa isang. Saan? Saan kinumpara? Pakisilent po yan, ha? Sa isang Pharisee. Ano ba yun? Ito. Yan. Si Pharisee, nag-pray, nagyayabang. Kaya, lesson natin dito, kahit spiritual things, huwag niyong pagyayabang.
Okay, pag ikaw ay, oh, perfect attendance, perfect memory verse. Salamat sa Panginoon. Yung mga medyo nahihirapan dahil kung anong dahilan, pray mo na lang. Ganun po. Eh, tuloy mo lang yung ano, kasi pag yumabang ka rin naman, ganun, ang dami natin nakitang ganun, nagyabang. Mandang uli, ang kala niya, psh, okay ako na yun, memory verse. Umpisa pa lang yun eh. Doon ka palang tinuturoan, maging humble, maging marunong, matyaga. Tapos pagyayabang mo na, mag-ingat ka, baka yan ay katisuran mo. Pero salamat ako, tuwa ako dito kay Ate June. Ate June, Ate Marge. Uya June, oh. Amen? Kaya parang nakikita ko, pagpapalain to eh. Yun ang talagang pinag-pray ko. Amen? Sana. And then, yun na yun. So, ibig sabihin, ang lesson lang natin dito sa part na to, introduction lang to kasi mag-focus tayo sa mamaya sa iba. Pag ikaw pala nagkasala, tulad ni Manasi nga, yung mga nabanggit dito, pwede ka pa rin patawarin, except lang pag-reprobate. Okay, maliit lang, party lang naman yan ng tao eh. Kahit sino sa inyo, kunwari, dati, hindi ka na naka-attend. Ay, kung ano man ang dahilan, malamang hindi tama yun. Hindi pwede sabihin busy ako sa, ano, 24 hours na ako nag-aaral eh. Hindi na ako natutulog. Walang ganun. So, kung mali ka nun, pwede kang mag-repent. Ibig sabihin, baguhin mo yung mali. Bigyan mo ng panahon, importanteng panahon yung Panginoon. At ikaw din naman na matututo dyan, but why not? Amen? So, kay Ahab ganun eh. Pero ang nangyari dito, obviously mga loko-loko kasi ito eh. Even si Josiah pala, nalagtawan ko. Si Josiah po, isa sa mga positive king niya, pero nagkamali din siya bandang uli. Hindi ko nababasahin, pero halos positive yan. Revival yung panahon niya eh. Pero bandang uli, ano maginawa ni Josiah? May sinamaan siyang gera na hindi naman kailangan. Para si Josaphat, Josiah ganun din, napatay siya dun. So, ang hirap nung kayo yung nasa maayos na kayo, dun pa kayo aalis. Sabi nga sa inyo kanina, yung mga umaalis dito, nag-pray lang natin na sana, ayun, kausapin sila ng Panginoon. Ah, tumalima sila, sinasabi sa kanilang Panginoon. Kasi tayo naman, lahat ng pwede natin gawin sa mga tao dito, ginagawa natin. Amen? Kung wala pa rin, ewan ko sino na may problema dun. Ngayon kayo, huwag niyong titisurin ha. Ito, gusto nga yan. Kaibigan ninyo, di ba? Madumami yung mga, ano dito, maganda. Amen? Minabola ko lang sila. Pero, importante po yan sa level nyo eh. Ako, gagawin ko yun sa kayang magawa. Pero iba tao talaga, kailangan akayin. Amen? Kuya Jim, may sinasabi sa akin, paalala sa akin ba, puntahan natin yun, si nanay. Kawawa naman, ang biktima ng JIL eh. Nakita nyo kanina. Unti-unti yan. Lahat ng ilapit sa atin ng Panginoon, bigyan tayo ng pagkakataon, ilapit natin. Sa JJX ngayon, gumaganda pa rin. So, marami nawawala, pero may pinapalit ng Panginoon. Yung maayos, di ba? Si Andrea, yung pag-pray natin yun, excited siya. Tsaka si Cathy, and then, si Cathy isa, ano talaga, mailap eh. Salamat sa mga nag-aakay. Okay, nasaan ba ang sabi ko doon? Pwede kang bumalik sa Panginoon. Amen? Alam nyo, yung mga ginagamit ng Panginoon, katulad na lang nito, ay si Josiah kasi sa una. Sino yung pinakamatindi ako? Naalala ko itong taong ito, naiyak-iyak pa ako eh. Sobrang loko-loko, tapos nagbalik loob sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, tapos tuloy-tuloy naman yung paglilingkod niya. Sino yan? Si Paul, di ba? Matindi yan. Kaya laging siya yung minsan sa ano, ng preaching eh. Kaya tayo, inaaral natin eh, si Paul, pag di nyo pakilala si Paul, ewan ko na lang. Loko-loko siya dati, pero nagbalik loob sa Panginoon or nakakilala una. Hindi na nga ata siya nag-backslide eh, pero may mga panahon din na ano siya, hindi tama. Yung tuloy-tuloy siya, okay na okay si Paul. Amen? Walang makakapagsabi sa kanya na, hoy, dati ganyan ka eh. Ganun din kayo. Pag dati absent-absent ka, pero ngayon nagtapat ka na. Huwag kang hayaan kahit sino magsabi sa'yo. Dahil kung tinanggap ka ng Panginoon, walang pwede magsabi sa'yo dyan na, hoy, ganyan ka dati. Satanas yun, by the way, ginagamit sila Satanas. At wag na wag nyo nang gagawin yun sa kapatid. Amen? Amen. Kahit hindi tayo dun. Ha? So, dun tayo ngayon sa ating focus ngayong umaga. Ito naman po yung
nagpaka-humble sila to the point na manikluhod po sila sa paano ng Panginoon. Okay, medyo madrama to ha. Pero ano natin, isa-isa lang natin, then kunin natin yung idea na to. Kasi po, yung iba naman, meron po ang preaching yan eh, si, hindi ko makalimutan yung title nun, Love Match. Naalala nyo, mamaya, andito rin ata siya eh, yung woman, si ano, si Mary Magdalene, no? Kung saan, di ba, binuhos siya pa yung perfume na mamahalin sa paa ng Panginoon. Mamaya, andito pala siya, tama. So, yun nga. So, ngayon, tingnan natin sarili natin. Ang message kasi noon is yung si Simon nga, yung Pharisee doon. Sabi ni Jesus, eh ikaw, winelcome mo nga ako, pero ito, grabe yung pagmamahal niya sa akin. Kasi nga, nagkasala siya, pero bumalik siya eh. Kasi talagang pinagsisihan yung kasalanan niya. At talaga nang mali siya yung sharing, no? Adultery siya eh, adulterer. So yan, tingnan natin ngayon. Isa-isa natin. Number one. Basta kailangan ba talagang ano, iyak-iyak pa every Sunday pag sa Panginoon? Eh, depende nga yan. Kasi nga, katulad nga ni Mayro Magdali, matindi yung ginawa niya kasalanan eh. So, ganun tayo. Kanya-kanya tayong tingin sa sarili natin. Hindi ko kayo, hindi ko papaiyakin dito ng anong paraan na hindi tayo Pentecostal. Pero, tingnan natin yung kwento this time ni yung mga maraming klase ng tao na naniklood sa Panginoon dahil sa kanila kalagayan. Paibasa po, ready, go. And Jesus departed from thence and came nigh unto the Sea of Galilee and went up into a mountain and sat down. And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet, and he healed them. And so much that the multitude wondered, when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see, they glorified the God. Amen. So, anong kwento dito, very famous po to, pero again, ang problema kasi sa iba, puro sa miracle naka-focus, hindi doon sa message. So tayo ngayon, dahil ang ating topic is pride and humility, tingnan natin anong klaseng tao itong mga to. Sino dito ang ano, may kapansanan? Taas kamay. Sa utak. Eh. Mga taas yan. Sa ibang bagay. Okay. So ako dati, mayroon akong ano, sa pagsasalita nga. Okay. Medyo bulol ako eh. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Kasi nga, most of the time, hindi ako nagsasalita. So, hindi ako practice yun. Kapag kinausap mo ako, ano? Ano? Hindi maintindihan. Pero dito, anong ginawa nitong mga to? So, ang Panginoon, ay ginagawa niya yung usual na ginagawa niya. Pero, ang dami lumapit daw sa akin, especially itong mga lame. Yung gaya na yung lame. Ha? Pilay-pilay. Ano pa? Pwede sabihin, mga mahina. Okay? Kaya tama, pilay yan. No? Blind. Mga bulag. Sinong bulag dito? Dumb. Hindi bobo yan. Ano si hindi makapagsalita. Meme. Ano yung meme? Pipe. Okay. Dumb bingi. Maim, pipe. And many others. Kung ano-ano pa yan. At sabi niya, then cast them down at Jesus' feet. Pag sinabing cast them down, talagang nanigluhod. So, sabihin, mga humble ba to? Hindi. Kasi hindi po lahat ng nanditong may lay, may blind. Malamang, hindi lahat andyan. Pero dahil nakita nila, ang dami na nagpapakahumble sa Panginoon, kahit di siya ruler or such. Pero nakita yung kapanginan ng Panginoon. So, nabalitaan nila yan. At sila naman ay nanigluhod din. So, ang lesson dyan, obviously, sinabi dyan, he healed them. So, sign of humility, isa pag nakita mo na ikaw ay walang magagawa, again, sa kaligtasan, salamat yung iba. Pero yung iba kasi tinutulungan natin para lang magpaka-humble minsan, di ba? Nagamitan natin ng talino din, tayo yung pinupuntahan natin sila para lang maligtas. Kasi kawawa naman pag hindi.
Pero pwede natin ipasok din sa ibang bagay ito sa atin. Sino ito may meron din problema? No, ilapit mo yun sa Panginoon. Ano yung mga tinding problema ng tao ngayon? Ano, pera. Hindi pa ngayon papasok sa ano, pero minsan ganun din. Pag ikaw talaga ay, alam mo na, matagal ng kamali, ganyan. At ano. So ako nga, na-realize ko lang, ano ba yun? Basta pinapakinggan kasi ako eh. Kahit meron kami ganito, parang wala rin sila to utang eh. Pero okay naman. So ano yung matindi yung problema sa anak nyo? Sa magulang nyo? Diba? Nasabi ko sino makausap ko last kahapon. Si... So may kausap ako kahapon. Makalimutan ko na. Ha? Basta sabi ko, hindi, kilala natin si... Si ano ata? Si Balong. Malala. Basta may kausap ako, sabi ko, basta yung problema siya sa magulang niya, ganyan. Sabi ko, pray mo lang. And then, gawin mo yung pwede mong gawin. Ewan ko, baka yung mga taga ron. See? Sino man yun? Okay. Ang tindi ng problema ko, magulang ko. Pag-pray mo, amen? Ako salamat, meron akong ganyan testimony, di ba? Alam nyo na yun. So, walang matigas eh. Amen? Tigas ng tatay ko. Tigas-tigas siya. Gawin mo yung dapat. Amen? Yung tatay ko, sumasamba sa ano eh. Sa ribulto eh. Pag-try mo lang, sana ikaw hindi ganun. Una sa lahat. Pero, pwede yan. No? Panalangin mo. And then, ikaw, pakita mo. Kasi lalo kayo mga anak, mahal na mahal kayo ng magulang nyo. Alam nyo ba yun? Pag nakita nila, gusto lang nila kasi mapabuti kayo eh. Tapos nakita nila, hindi na makakano yan kahit yung bulag. Yan. Pasok natin yung bulag. Parang bulag yung mga yan, naloko ng kulto. So, paano gagawin yun? Eh, dito nga sila titiwala sa kanilang reliyon. For example, yung si Heidi yata nasa utak ko eh. So, ayun, buti na magkwento kami kahit sandali. Yun. So, yun pala, pray natin, punta pa natin, baka next week. So, yeah, magpaano kayo? Magta... Mahirapan ang salita. Tawag dito? Tira pa. Yung kailangan physically dito, sa panalangin po yan eh. Lagi-lagi. Kita mo naman yung condition mo sa Panginoon. Amen? Kung ano yung problema mo, may sakit ka, sino nung pagbulag, wala na, bulag na yan, lalo sa panahon nila. Eh, pinagaling pa. Yung dam, ano? Bingi. Tama ba? Oo nga, very good. Pwede natin spiritualize to. Sino yung mga... Muna tayo sa lay, mahina. Okay? Mahina yung tatay ko. Walang paninindigan. Pag-pray mo. Amen? Ikaw din. Mga preacher natin, eh, man, at least nag-preach. Pero ulang na kulang pa eh. Sabi nga kasi Brad, matalino na eh. Kulang pa ng ano eh, ganun eh. Kailangan kasi yun. Hindi, yan, si Christian, napakinggan ko yung preaching. Nangangiti lang eh. Yan talaga sa umpisa. Eh, bumabanat din, di ba? Ano yung gusto kong ano, dumb. Panigurado po ah. Laki intelligence. Sabi ko na eh. Speech niya. Tama ba? Okay. Ano yung meme? Injury. Naputulan ng ano, no? Tama, tama. Mutilated. Physical injury. Okay. At least natuto tayo ngayon. Kasi hindi na natin inaano yung bulag, blind, dumb is... May makapagsalita, maybe may basta may physical ano. So spiritualize natin, balik tayo. Yung mga mahina, pag-pray natin at kung tayo mahina, kaya medyo nagkarate kami nung ano, hapon. Nakikita ko 'tong mga 'to, ang daming store energy mga bata eh. Kasi di mo marunong, parang ganun, magkasakitan pa kayo. Alam niyo kung gusto niyo gamitin energy niyo, kailangan may talino rin kayo. Paano? 'Di ba?
disiplina po yan. Pray natin kung ano. Dati ko pa nakita yung kaso, minsan ako yung ano eh. So, pwede tayo sa Tuesday night. Papala rin, no? Napapasok na kasi kami din. Pero kaya yan. Okay, para matuto ka yung lakas mo, saan mo gawitin. At yan, karoon din, no? Nakita ko sila, ano, lalakas eh. Narapi, balibasa, nag-ano to ata, nag-wigib ka rin ba? Si Peter, wala eh. Sakit daw, ang sakit ng ano. Ulang to, nung ganyan akong edad niya, kina Stephen. Grabe yung ano namin, physical activity. At nagpapatalino rin daw yan. Alam nyo ba yon? Kaya ganun tayo. Ano natin, sirisoy natin yan. Encourage sa ating bawat isa. Amen? Si mam, ano lang, naisip ko lagi. Oh, totoo yan. Ngayon, masaya kayo ngayon. Ako din. Pero pag hindi natin inano yan, yayariin tayo yan. At hindi tayo makaka, ano, makaka-move forward at makakatatagal. So, physically, magbutihan natin. So, again, ulitin ko lang. Spiritually, pag mahina ka, magpalakas ka. Lapit ka sa Panginoon. Eh, basta, ganito, nakita nyo, patpatin ako eh. Nakita nyo sa Facebook ulit eh, no? Yung isa, 100 push-up a day. Spinitura niya pa. Diba? Nakita nyo ba yun? Parang gusto kong gayahin eh. Nakaka-inspire. Yung ano, kasi sabi ko, Stephen, gumising na maaga. Hamunin natin yung bawat isa para tayo maging spirits. So, again, spiritual tayo. Ganun din tayo ngayon. Kunwari, hirap kang bumangon para mag-church. Okay, ayaw kang mag-church. Ang dali mo ma-discourage. Magpalakas ka. Magtiwala ka sa Panginoon. Lord, di ko talaga kaya. Nasanay na ako, Pastor, na pag ano, inom agad eh. Kung ano man yan. Panalangin mo sa Panginoon kasi hinasabi nga natin, hindi makakatulong sa iyan. Nakakatisod ka pa sa iba. So, ilapit mo natin sa Panginoon. Yung mga blind, ito yung parang sinasabi natin, hindi makita yung dapat nilang makita. Andyan na nga eh. Nakita mo na nga, pinapasamba kayo sa Diyos Diyosan, hindi ka paalis dyan. So, pero hindi mo agad-agad yun ma, iaakay sa labas. Sa tama, I mean. Nakita mo, sinasamba, sabi nga sa Bible, huwag sambahin eh. Tapos, pinapasamba kayo. Hindi mo sinasamba eh. Mga bulag. Amen? Pray natin. Kung kayo yon, kung kamag-anak nyo yun, ilapit nyo sa Panginoon. Dam, di makapagsalita. Nabanggit ko sa inyo kanina, dati hindi ako magsalita. Nasa utak ko lang lahat ng tumatakbo yung mga ano. Wala na yan. Pero nung nasanay pala ako, ganun pala yun. Pag ginagawa mo, hayaan mo iba huwag makinig, yung iba, may iba makikinig. Eh, basta, di ako siya matalino. Mag-umpisa ka sa bata. Hindi lang sabi lagi ni basta dito eh. Kasi ganun. Sino makikinig sa'yo? Yung bata, makikinig yan. Amen? Yan. May, yan na, kung mga may kahinaan ka, meron kang konting diferensya. And lahat yan, nagpakatira pa sila sa Panginoon at sila'y ginamot ng Panginoon. So, number one, napakaraming tao niyan, lapit lang tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon, di yung, ah, merong may nagpapagaling doon. Ay, may Panginoon doon. Ay, itong ginawa ni Jesus sa kanyang bansa. Ganun ka pa. Eh, sa kanila lang yun. Ano ba yun? Walang tiwala, no? Next! Anong malungkot kayo? Gutom na ba kayo? Nakaamoy na naman natin. Eh, panahon sa kain. Spiritual muna. Pakibasa nyo. Ready, go! And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet. Okay, kilala nyo ba ito si Jairus or Jairus? Ito po yung isa mga matinding miracle, no? Yung kanyang anak na babae na matay. So, pero talagang, ewan ko, siguro, mahal na mahal niya. Parang naalala ko na naman yung aking newsfeed. Nakakaawa yung mga namatay na tulukan eh. Oh, batang-bata pa lang, anak niya. Siguro mga yan, parang si Julia. Ganun, magandang babae. Pogi yung asawa. Ah, sabi ng ano, Mami, hindi ko kaya. Bumalik ka. Babalik ba yun? Nakakaawa, di ba? Parang siguro, ganun si Jairus. Eh, mabuti na lang, andun ang Panginoon nung panahon nila. Eh, sabi niya, nagpakitari pa siya, tira pa. Makuha talaga, nagpakatira pa sa Panginoon. Amen? Salamat nga si Ate Sonia, okay naman? Amen, no? So, yan, yung mga sakit, di natin kaya yan eh. So, tayo magpakahumble sa Panginoon. Amen? Ruler po yan, ha? Ruler. Kaya wala akong pakialam kung sino ka pa. May mga bagay na hindi mo kaya.
sa Panginoon tayo lumapit. At pagkasama ng paglapit dyan, yan, tuloy na lang natin sabi, besought him greatly, saying, my little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her that she may be healed, and she shall live. Actually, namatay na nga siya pagpunta ni Jesus, pero binuhay niya. Amen? So, ganun po yan. Huwag tayo mag-alinlangan sa Panginoon. Lapit tayo. Amen? Tiwala. At siya ang magpapagaling. Next. Dami po nito, no? Mark 7:25. Anong kwento naman dito? Ito yung ano, no? Yan, ano natin to last time. Pero matindi yung problema niya, anak niya. Kasi hindi siya udyo. So medyo sinabihan pa siya dito na binabaan pa siya ng Panginoon. Eh. No test to eh, pag pinag-aralan niyo. Sabi dyan, for a certain woman whose young daughter had an unclean spirit, kawawa, no? Bata pa lang. Unclean spirit, ano yan? Masalanan, or parang demonyo yan eh. Actually, lahat naman yan, yung mga, ang dami society natin, mga bakla ngayon, ang titindi, di ba? Puro ka demonyo yan eh. At tinignan mo yung mga nagbabalita ko na, GMA, ganyan. Magbabalita yun ng informative, yung iba, tapos bigla sisingit yung mga kalokohan, mga bakla na naman. O kaya yung anak mo, ano bang kinakatakot natin, mga magulang, sa mga anak natin babae? Ma'am Joanne, mabuntis na maaga. Ano ba? Pero nag-umpisa yan ng malandi na, bata pa, malandi na, di ba, Kuya Jun? Ang hirap nun. Kaya dapat kasi, agapan din natin. Pero ito kasi, unclean spirit. So, hindi mo alam eh kung kademonyo ang ano yan, nahaluan, natutuyan kung saan, di ba? Titikto, ganyan yan eh. Napanood, ay, laro lang naman ito eh, oh. Pero kalandian yun, parang ano, ako sabi siya pag nag-fish ako ba, di ba? Ganun, ano, later kayo, mag-fish din kasi din. Okay. DM. Okay, so, alam nila, so bandang huli, nung nag-fish ako ng TikTok, sabi ko ganun. Natawa nga ako kasi nga, sabi ko kalandian, sabi nila, kiri daw, kiri. So, sabi, naintindihan nila. Eme, at yung lola ko dati, yung din ang tawag dyan, kiri, malandi, di ba? So, sabi ko, may kiring king. So, parang unclean spirit. Saan ang galing yun? Eh, mga ano, mga bakla, tsaka mga, ganun po kasi mga bakla, yun na yung ano eh, madalas sila yung mga nag-exploit sa mga young people. Alam nyo ba yun? Sila yung mga nagda-direct dyan. So, wag na wag kayong papaloko. At gusto nyo malayo dyan, magtiwala kayo sa Diyos, maglalay kayo na sa church, lalayo kayo dyan, eh, kahit dating malandi kayo, tapos nakikinig nyo yung preaching, ganun katindi, ewan ko, manatili ka dyan. Diba? Ewan ko na lang. Sobrang tigas ng puso mo na nun. Pero ang maganda dito, pinalalangin niya, nilapit niya sa Diyos, nagpatira pa siya sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya to, nung baby to, pwede ko palu-paluin, paano kung malaki na to, malaki pa sa akin. Amen? Katulad ni Yesha, kunwari, laki nito. Yung malaki sa inyo ni ate, ano? Ni ate Teresa. Teresa ba? Sino mas malaki sa inyo na? Ikaw na. Malamang. Medyo. Hindi ka naman paluin eh. Kaya ipa-nigload mo sa Panginoon. Amen? Ganun po yan. Pwede mo ilapit sa Panginoon, lagay mo sa church. Basta hindi ko alam, wala akong wisdom na paano, ano to eh. Idil to. Eh, si pastor meron. Pero tulong-tulong tayo. Amen? Amen. Nagpakatiri pa siya. Alam niyo naman nangyari dyan. Medyo nirebuke pa siya. Pero actually, tinetest lang siya. Bandang uli. Tiwala sa Panginoon. Biruin mo yon. Nawala. Ayan, sabi dyan. And the senator for this say, go thy way. The devil is gone out of thy daughter. Biglang tumino. Amen? Kahit dito, yung mga inaakay natin. Kahit sa JJX, kaya nga nabigla ako doon sa dalawa. Ang maganda yung ano nila. Sina-chat ko. Sabi ko, si Mrs., ikaw na mag-chat dyan. Pero inano ko lang, sinampo lang ko lang. So, sana, maganda. Tuloy-tuloy. Ito si James. Sabi, pupunta eh. James Joshua. Pwede natin, amen? Ang nangyari doon.
Pag napansin ko, hindi ka nalaban ba? Yung forma mo, medyo nag-dress down ka ngayon eh. Gusto kong pansinin kanina eh. Sige. Okay. So, walang imposible sa Panginoon. Pag talagang nakita mo, bibiktima itong anak ko, sayang tong, ganda-ganda pa naman. Nabalkada sa kung sino malandi dyan, di ba? Yung iba sinasabi yan, nakikita ko, buti hindi pa ako ina-unfriend. Natatakot ako sa mga ito eh. Kung anong pinaggagawa na sa buhay. Yung mga forma-forma na. Wala, wala tayong magagawa dyan. Gawin natin yung kaya natin gawin. Pero bandang huli, hindi ko naman anak yun. Pero pinag-pray ko pa rin, di ba? Kasama yan sa ating prayer list. Alam na nila yung totoo. Nakinig na nila yun. At binigyan din talaga natin yun kasi nakita ko yung kahinaan nila. So, pero hindi imposible yan. Amen? Sino ba dito may... Ayun na nakakaalam nun, ha? So, magpakitiri pa tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Hindi po imposible yan. Next. Ito na nga yun. Hindi ko na ulitin. Basta yung kay Mary Magdalene. Ano yung ginawa ni Mary Magdalene. Talagang ano siya, matindi to. Whore. No? So, adulterer. Alam niyo na yun, di ba? Hindi na... Ito yung landi, ito yung, ito na yun. Mas matindi pa. Pero na nalaman niya, ang Panginoon matutulungan siya, pwede pala siya makabalik, at least hindi na siya magtuloy-tuloy doon. Ganun din tayo, isipin natin, at least huwag ka na magtuloy-tuloy doon. May pag-asa ka pa, huwag ka lang reprobate. So ngayon, nagpaka-humble sa Panginoon, alam niyo na ginawa niya, binuhos niya alabaster box, talaga napakabango, parang sabi ni iba, sayang naman! Hindi sayang yan kung sa Panginoon. Okay? At bandang huli, ang ganda ng ano din sa kanyang Panginoon. At nasabi pa doon, di ba? Sa lahat ng dako ng mundo, yung testimony ng babaeng to, ipapangaral yan. Sisikat siya. Amen? Amen ba? Amen. And then, basahin ko na lang. Ganda to. Basahin ko yung ginawa niya. Yung bandang huli, sabi dyan, Luke 7 po yan. So verse 38, sabi niya, and stood at his feet behind him weeping and began to wash his feet with tears. So gano'ng kadami yung tears nito? Nakakita mo yung lumuluha? Bakit luha? Labas na labas yung luha nyo. Emotionally, ano ka, di ba? May pinagdadaanan ka. At talagang, especially sa kanya, nakita niya yung kasalanan niya. Antindi ko. Pwede namang isang ano lang. Siguro nga, hindi ka alam kung anong pinagdaanan niya. Madalas naman yung mga malandi, tsaka yung mga ano, may pinagdaanan ding matindi. So, kung ganun tayo, talagang lumapit tayo sa Panginoon ng gusto. Ibig sabihin, todo mo na. Hindi nagre-reserve ka pa, di ba? Parang pag nag-soul winning tayo, parang nagaganyan yan eh. Tinutulungan lang natin na lumapit sa Panginoon. Pero siya talagang andun lang, todo, yung luha. So, ganun tayo. Ibig sabihin, huwag tayong mayabang sa Panginoon. Alam mong mali ka, nagpaka-humble ka, iyak mo yan sa Panginoon. Okay? Amen? Amen. Meron pa tayong 1, 2, 3, 4. Ito, parang imposible na rin to, pero naligtas pa rin to eh. Tumino. Sa bandang Luke 8, ano yung pinakamatinding sa palagay niyong kasalanan na hindi na napatawarin ng Diyos? Sa palagay niyo lang, ha? Obviously, reprobate, wala na yun. Eh, yung pwede bang patawarin na matindi? Murder, si Paul, di ba? Ito, demonyak. Ibig sabihin, na-possess na ng demonyo. Okay? Pwede pa ba yun? Na-possess na ng demonyo? Sino mo mas malakas? Ang Diyos ang demonyo? Ngayon, kaya nangyari dito, bibilisan ko na lang ha. So, ang kwento po dito, nakita ng Panginoon, naawa ang Panginoon doon. Nag-resist pa nung una, pero... Sino ba yan? So, hindi nabanggit dito yung umpisa, no? Pero, nung una, siya ay... Yan, yeah, si Legion. Ito dapat ang verse eh.
Yan, sa 28. Sabi niya, when he saw Jesus, at least lumapit sa Panginoon, amen? Alam niya, doon sa kondisyon, ha? Hirap na siya. Alam niyo yung mga ginagamit ng demonyo ngayon? Ligtas o hindi ligtas, basta hindi reprobate. Hirap na yan sa kalagayan nila. Kaya pa nag-soul winning tayo, huwag kang mahihiya. Tayo yung pag-asa nila, ang Panginoon. Tapos ikaw naman, parang nag-aalangan ka pa. Huwag nang ganun. May oras tayo dyan, hindi naman lagi-lagi. Tapos yung mga kulto naman, nakikita ko na parang mga ewan naman. Ang dalaway na daanan natin, nakaganyan lang sila. Meron, ano man yung nakaganyan lang sila. Ang mga ewan. Eh tayo, ang ganda ng ating ano, di ba? Ministry, soul winning, soul winner ka. Maghandaan mo lang. Ano nangyari dito? Tumawag siya sa Panginoon. Hindi siya yung katulad na iba na pagod na pagod ka na sa kasalanan, ayaw mo pang lumapit sa Panginoon. Ano siya kalalapit? At yun nga, nagpakitara pa din siya. Fell down before him with a loud voice said, what have I to do with thee, Jesus, thou Son of God, the Most High? I beseech thee, torment me not. So medyo hindi gano'ng kapasitive. Parang takot lang siya. Pero at least, lumapit siya at tumawag siya sa Panginoon. At bandang huli nga din sa 35, nakita siya at yung mga demonyo na dating nasa kanya umalis. So, sabihin lang, ginamot siya. Spiritual. At after nun, ano nangyari sa kanya nung wala na yung mga demonyo sa utak niya, sa ano niya, tumino daw yung kanyang pag-iisip. So, ganyan kaya. Pag nakita yung anak niya, pang anak ko pa hindi nag-iisip na matino, baka may demonyo yan pag unsaved. Ngayon, pag save na, na-influence pa rin yan eh. Hindi natatahan yan. Pero, banata mo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Ngayon, yari dito, matindi na to, pero lumapit sa Panginoon, ginamot. Kaya wala pong imposible. Hindi pa last to. Next is, ito naman, hindi naman malala yung kondisyon niya. Kailangan niyo ba si Mary and Martha? Ito yung mga kaibigan talaga ng Panginoon. Naglilingkod sa Panginoon. Pero, nagkaingitan. Si Martha, masipag. Parang ano, ganito siguro yan, no? I-relate na lang natin sa ating kondisyon dito. Sino masipag dito? For example lang, si sinong Martha dito? Kunwari, si, ano lang, si Mamiang, kunwari, masipag. Masipag, nagluluto, nagsusundo, masipag, tama yun, di ba? Kaso, alam nyo, may mas importante doon. Naintindihan ba? Parang, lalo sa JJX, sinasabi ako, parang si Balong, sinabi ako kahapon. Ang sarap naman talaga maggalagala. Kaso may service tayo, ako nga, doon eh. Nakikinig ako kay Brad eh. Ikaw pa. So, pag mayroon tayong service katulad ngayon, makinig. Bakit? Ang sabi kasi ng Panginoon, paibasa nyo. Ready, go. She had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard His word. Yun. So, importanteng makinig ka muna. So, kung bakit ko nga kanina, kung busy ka sa pag-aaral, sa trabaho, tapos hindi ka na makinig yung salita ng Diyos, hindi ka na attend. Yun ba yun? May mali. Kaya sabi ng Panginoon dyan, you know, but Martha was cumbered about this. So, naglilingkod siya sa Diyos. Kaso, ang pinag-initan niya pa si Mary. May puro Bible study na lang yan. Puro church na lang yan. Kaya sabi ng Panginoon, Martha, Martha. Okay, sino masipag dito pero hindi nakikinig. Thou art careful and troubled about many things. Masyado ka nang abala sa kung maraming bagay. May sabi dito, huwag mo nang panisin si Mary kasi nga, mas importante, sabi dyan. But one thing is needful, kailangan gawin to. Kailangan makinig, mag-aral. Ay, basa nyo nga po, ready go. But one thing is needful, and Mary had chosen that good part, which shall not be taken away. Yun. So, ano yung good part na yun? Binanggit nga kanina, andun siya sa paanan ng Panginoon, nakikinig. At hindi po madaling makinig minsan, lalo pag may mga distraction, di ba? Yung mga cares of this world, eh, parang kikita ako sa linggo, papahinga na lang ako,
Tayo, nagpapahinga naman tayo, di ba? Sinong nahihirapan dito? Bukod sa akin. Pahinga na ng kaluluwa nyo rin yan. Pahinga nyo yung katawan nyo, pero yung kaluluwa nyo, pakainin nyo naman. Para pagtatrabaho ka naman, Monday to Friday, Saturday, busog ka na, spiritually. Amen? Amen. Yan, magaling si Mary. So, ngayon, huwag naman puro Mary lang, ha? Minsan, kailangan tumulong din. Huwag puro Bible naman. Huwag kailangan tumulong, magbuhat-buhat, luto-luto, maganda rin tumulong. Pero again, importante yung salita ng Diyos. Amen? Amen. Ilang minutes na po ako? 46. Bilis ah. Isa na lang. Hindi po kasi magsalita. Ilang linggo na rin to. Sinong bida sa Revelation? Jesus. Pero yung tao na nagsulat nito. Si? Si John, no? Sign natin sa 12 onwards. Ako muna. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks. In the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with an ornament down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. And his feet like unto fine brass, as if they were in a furnace, and his voice as the sound of many. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went sharp 2-edged sword. And his countenance was as the sun shineth in his strength. Sabay-sabay. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, for I am the first and the last. So sino nagasalita dyan? Pula yan, diba? So si Jesus, inakusap si John. Pero again, si John po ay matapat na lingkod na ng Diyos. So bakit nagpakatira pa siya? Hindi katulad kanina. So kasi yung pagpapakatira pa sa Panginoon, yung nagpapakahumble, para paburang ka kasi nga may ginawa kang mali, or pwedeng ganun. Or sa case naman ni John, matapat na siya lingkod ng Diyos, pero ba't siya nagpapakatira pa? Kasi namangha po siya sa kanyang nakita. No, alam niyo, habang tayo ay lagi sinasabi ni Pastor Tomabo, habang lumalago ka, lalo ka lumalapit sa Diyos, lalo ka naging humble actually. Hindi ka tulad ng mga kulto na to, nag-usapan namin ko medyo kanina, di ba? Ang loko-loko yun eh. Ginagamit lang nila ang Diyos. Tapos nakita nila, ayun, ang ganda yung ginagawa niya. Parang yung mga Hudyo din, nainggit sa mga apostol, di ba? Kasi yung mga tao, naturally, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, pagpapalain ka eh. So doon nakita nila, nainggit sila. Kay Jesus, ganun din. Bakit nakikinig yung mga tao kay Jesus? Eh, galing siya sa Diyos. Yung mga tao, kailangan ng Diyos. Well, natural yun. Kaya ang ginawa nila, pinepeke nila. Gagawa nila sariling church, gagawa nila sila sariling Bible, gagawa nila sila sariling samahan. Even mga 80s ngayon, ayaw ng church. Meron silang TED Talks. Diba? Lagi nang sabi sa inyo yan eh. Kanya-kanya lang yun. Wala lang. May ganyan din sila gathering. Talagang ginagastos ang pa yun. Sasalita yun. Mayroon sa YouTube. Wala akong kwenta yung pinag-asabi. Pero yung gusto sabihin dito, naiingit sila. Gumagawa sila ng mga peking bagay, pero yung totoo, yung mga totoong lingkod ng Diyos, tapos habang lumalapit ka sa Panginoon, dati, wala ka pa masyadong alam, pero ngayon, dahil mo na alam, naalaman mo na, ginagawa mo na nga yung kalooban ng Diyos. Pero habang lumalapit ka, nakikilala mo ang Diyos, lumalapit ka sa Kanya, patulad ni John dito, nagpakita ang Panginoon sa Kanya yung vision, nakita niya talaga yung tsura. Okay? So, nagsabihin ito. Lahat na ng maganda eh. Yung brass po, pag yan ay, sinusunog. Okay? Maganda yan. Ginamit niya. Katapos ka sa Second Chronicles. Di ba ako tapos? Pero yung ginawa ni Solomon, di ba? Ang dami nun. Yung mga nasa labas doon, brass. So, napakaganda. So, yung paalang daw ni Jesus, parang fine brass. Tapos yung kanyang boses, ito na, hindi ko na isa-isa eh, nabasa na natin. Sound of many waters. Sa kanyang meron siyang stars, and then sa bibig niya, 2-edged sword, okay, remember?
Hebrews 4:12. Ibig sabihin, maganda yung lumalabas sa bibig niya at matalas. Amen? Ibig sabihin, matalino to. So, pinakita sa kanya ng Panginoon yun. Ano yung sabihin nun? Yung sabihin, katiwa-tiwala na siya dun. Pero hindi siya nag... Uy, parang audience siya ng Panginoon. Nagpakita ang Diyos sa atin, therefore, magaling ako. In a way, totoo yun. Pero in a way, hindi nga ganun yung attitude ni Jer. Kaya ang ginawa niya, katulad ng kanina mga humble, wala silang magagawa, yung blind, yung lame, yung nagkasala. Anong ginawa niya? Nagpakatira pa rin siya, nagpakahabol sa Panginoon. Lord, ako'y marami nang alam din. Pero pag nasa harapan mo ako, walang-wala ako. Sana ganyan yung attitude natin. Amen? Soul winner na ako, pasto. Binibila ko, libo na yung na-win ko sa inyo. Wala yan! Wala kang ipipreach, kundi sa kanya eh. Wala ka rin gagawin, kundi dahil sa Panginoon. Kaya ngayon, ang ano ko lang dito, point, sino dyan sa atin dito? Wala. Pero kahit pa malago ka na, maraming ka na-win, naakay sa Panginoon, nagawa sa Panginoon, magpaka-humble ka pa rin. Amen? Kasi, alam nyo na, kahit sina Peter noon, may mga katisuran pa rin. Si Paul, may mga katisuran yan. Sinabi niya, nakita niya, pinagpapala siya ng Diyos eh. Pero may time na, nagyayabang din. Kaya maganda, pagdating sa Panginoong Jesus, ano gagawin natin? Nagyayabang ba tayo? Paka-humble. Very basic po tayo, amen? Yes. I-apply natin sa, yung applicable sa atin, mga bata. Ang sinabing church, church, amen? Amen. Lalo pag Bible quiz. Kasi madali lang umaten eh, okay na. Nakagawian ko na, attend ako. Spirit na spirit. Spiritual na spiritual na naman, ang aga sa church. Salamat, amen? Bible quiz, yun ang mahirap. Yeah. Yeah, ano ko yung utak ko dyan eh, gag-grind ko, ha? Sabi ba kanina, di ba? Ang hirap naman, oh, kakabisaduhin mo yun, nag-aaral pa ako, ganyan-ganyan. Kung lumalago ka, dapat ano na sa'yo yun, normal na sa'yo yun. Bigyan mo lang ng time. Amen? So si Jan noon, pambira, wala ka na hanapin kay Jan eh, alam niyo, yan kay Jan dito. Ang dami yung persecution na naranasan dahil sa paglilingkod sa Diyos. Tapos magsusulat ka pa ng libro. Sino na magsulat ng libro dito? Ang hirap niyan. Hindi yan madali. Madali lang, ganyan-ganyan nga lang. E iniisip mo yan kung paano, ili-layout, napakaraming knowledge. Tapos isasummarize mo, ilalagay mo sa isang kabasa-basa at maayos na libro. Hindi madali. E si Jan, Mira, ang dami ko nagawa sa Panginoon. Gagawin ko pa rin ba to? Yes, ginawa niya po yun. Bukod sa nagpakatira pa siya, naglingkod pa rin po sa Panginoon. Amen? So, ilang muna. Nahirapan magsalita. Pray natin ng sarili natin. No? Mamaya job tayo. Pero, nawa, itong part na to, magpaka-humble tayo sa Panginoon. Kahit ano pa yung narating mo na sa buhay. Ganon din naman. Pag isang pasto, wala na ang pag-asa. Hindi mo alam ang ginawa ko sa buhay. Ganon eh. Okay. Ang ginakwento sa akin lahat, pwede ba kung sa nagkukwento eh, di ba? Yung iba naman, sobra-sobra din naman. Kaya nag-iingat ako sa mga ganyan eh. Yung mga missionary, mayroong ano yan eh. Hindi lahat ha. May kwentong ano yan eh. Ikot-ikot na. Iba totoo. Pero iba, ini-embellish ba? Huwag mong sobrahan. Para lang kaawaan ka, supportahan ka, okay? So, yun. Magpaka-humble lang tayo. Tsaka isa sa mga signs na humble ka, yan, katulad yan, nakikinig yan, salamat. Hindi madali rin minsan, di ba? Kasi minsan, tayo-tayo dyan, buti makakulit, matulog na. Amen? Amen. Nililingkod ka na, tuloy lang. Diyan ka nahasa, diyan ka tinuturuan. Tapos medyo ganyan ka na sa palagay mo, tuloy lang. Kasi ayaw mo naman gumanon. Nagyabang ka, pag ganun yun eh. Tuloy-tuloy lang. Steady lang, steady lang. Yung ating ministry doon, nadadagdagan. Amen? So, ganun talaga. So, sana nadadagdagan lahat eh. No? Pero hintay-hintay lang. Amen? Amen. Sino na inip na?
May laminis na ako. Kulang pa. Mas matindi pag Thursday, amen? Kasi, anyways, okay na po yun. Paka-humble lang tayo. At huwag yung peking humble, ha? So, kung humble ka, magpa-under ka. Sa Panginoon lang naman, eh. Ngayon, minsan, damay dyan yung likod ng Diyos to. Magpa-under ako dito. Ano mo lang? Sakto lang. At ako mismo naman, hindi ko naman kayo na-under na sa lahat ng bagay. Alam ko yan, eh. Alam ko lang yung dapat na pakilam ako sa buhay nyo. Yung iba, hindi ko na pinapakilam kasi hindi na ako sinasagot. Malungkot. Hindi ko alam, eh. Amen? Sinong humble dito? Taas kamay. Baka humble tayo. Ngayon, ganyan-ganyan kasi yan eh. Sana consistent tayo. Ang gusto sabihin, ayun. Ngayon din nyo kailangan magpakatapa dito. Ha? Gawin nyo na sa buhay nyo. Pag nag-pray kayo, kasi yung attitude nyo sa Panginoon, ganun. Hindi yung may mas plano ka pang mas mataas sa Panginoon. Gagawin ko yan pag ginawa mo to sa akin muna. Hindi, dapat talagang parang nagpatira pa ako. Wala akong magagawa. Lord, wala akong magagawa. Wala akong kakayanan. Gamitin mo lang ako. Amen? Okay, yun muna. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita again. Again, basics kami, Panginoon, yun. Nawa, makita namin ang aming sarili, Panginoon, sa inyong harapan. Kung saan, Panginoon, wala akong magagawa. Nakita namin mga examples na pinaburan niyo, Panginoon. Sa inyong biyaya, dahil sila po ay nagpakita ng humility at sila po ay lumapit, una sa lahat, tumawag. Mandang huli, nakita namin yung kanilang kanilang action, Panginoon, kanilang sa harapan niyo, Panginoon, yung ginawa nilang dito, Panginoon. Magpapakitiri pa, Panginoon, sila ay nasa paano yung sinundo po yung humility, Panginoon. At nawa, ganun po kami, especially kung sa mga bagay na nag-matter, of course, yung aming talino, yung aming resources din, yung aming time, Panginoon, even yung aming pride, Panginoon, ilatag namin, Panginoon, sa inyong harapan. Ito yung wala lang sa inyong harapan. So yung mga bata, Panginoon, nakita nila, hindi dapat magyabang sa kahit anong level, Panginoon, kayabangan. Makita namin yung mga manifestation ng kayabangan ng pride, yung sumasagot, di nag-aaral, kung ano man yan, di naikinig, may mas mataas namin plano sa inyo, Panginoon. I pray, natulungan yung bawat isa sa mga adults, Panginoon. Ganun din, hindi kami nagpabaya, hindi kami nanalangin, ay dumadating, Panginoon, yung nagyayabang din kami. So, Panginoon, kayo pong mag-iingat lagi sa amin. Itong message, Panginoon, very basic but kailangan. So, pagpalain niyo po yung mga gagawin at nawa, gawin namin to with all humility, even magturo, mag-soul winning, Panginoon, mag-aaral, para kayo pa yung mataas bandang huli. Kailangan po, Lord, pati aming pagkain, Panginoon, maraming salamat sa patuloy na naghahanda. Maayos ang aming fellowship, Panginoon, sa church na to. I pray na magpalain niyo yung bawat isa. Ang nagpo-provide. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.